Ako si Celvic Villacorta, isang visual artist. Naging interested ako sa arts, gaya ng karamihan nung bata ako sa pagdodrawing ng anime, cartoon characters nung elementary ako. Hanggang sa sumali na ako sa mga iba't ibang competitions. Nag-fine arts ako sa University of the Philippines, Baguio. Doon ako natuto talaga ng mas professional level na form ng arts. Nasanay ako na gumamit ng iba't ibang medium, no? So, iba't ibang materials na na-explore ko. Naniniwala kasi ako na kung artist ka, dapat hindi ka ma-stuck sa isang medium. Hindi mo man ma-master lahat ng medium, at least para once may magtanong sa'yo, alam mo kung paano mo matuturo yun sa iba. Sumabak ako sa tunay na mundo, kung saan pinanindigan ko na maging artist. Nung nakaalis na ako ng college, dun ko rin na practice sa isang company na bilang isang visual display officer sa isang mall, na gumagawa halos everyday ng sculptures para pang-design sa mall, mga resin sculptures, mga gawa sa styro, and iba't ibang art materials pa. After 2 years, naging artist naman ako ng isang company. So, ang role ko talaga dun sa company yun, i-demo yung mga art materials nila sa mga events, hanggang sa umabot din ako sa pagtuturo na sa mga events. Ako na mismo yung main artist. Bilang isang artist na nagkaroon ng struggle sa pag-pursue ng passion, lalo na nung bata na ang pwede ko lang magamit ay graphite dahil kakulangan ng budget, natas hindi rin makabayad ng art tutor dahil mahal, ayoko sanang ma-experience ng ibang artist yung ganong struggle. Kaya nag-start kami ng asawa ko ng charity workshop na Paint It Forward, para makapagturo kami ng libre sa mga artist na interesadong matuto. So, hanggang sa umabot na kami sa iba't ibang lugar, kahit sa mga kulungan pa, sa mga city jail dito sa Metro Manila. Kaya, maganda maging instrumento, since ikaw nakaranas ka rin ng matinding pagsubok sa buhay bilang artist, maganda maging instrumento ka para matulungan yung iba. Siyempre, dahil isa rin sa kagustuhan ko na maging artist na nag-exhibit ng mga artwork sa mga galleries, hindi ko rin pinabayaan yung passion ko sa pagpipinta na para sa akin. Dahil marami akong na-experience na struggles bilang artist, in-incorporate ko yun dun sa art style ko. Gaya ng mga kulubot na canvas, yung mga crumpled canvas ko. Fascinated ako sa power ng kababaihan. Kasi pinalaki ako ng single mom, 2 years old ako, nanay ko na lang nag-aalaga sa akin. So, sobrang bilib na bilib ako sa tibay ng isang babae na kahit na maraming pinagdadaanan, kayang-kaya pa rin na sa dulo ng araw ngumiti. Kasi alam ko maraming taong nagkakaroon din ng struggle, pero nagpapatuloy. Maraming taong gustong sumuko, pero nahanapan nila ng dahilan para magpatuloy. Kung totoo siya, pag nakita mo yung buhay nila, parang ang daling sabihin na suko na lang. Pero hindi. Patuloy sila. So, gusto ko magpinta ng mga istorya ng tao na napakatindi ng pinagdaanan, pero nanalo sila dun sa mga pagsubok na pinagdaanan nila. Yung gusot-gusot kasi para sa akin, nagre-represent siya ng struggle ng buhay. Na para sa akin, kung mas diretso, mas tuwid ang buhay mo, parang mas walang direksyon. Pero yung mga pagsubok ng buhay mo, parang yun yung bumuo kung ano ikaw ngayon. Na mas may sense yung buhay mo pag may mga pinagdaanan kang matindi. Mas na-appreciate mo kung ano yung meron ka ngayon dahil sa mga pagsubok na yun. Sa mga artist na katulad ko, lalo na sa mga artist na nagsisimula pa lang, keep your art beating. Ako si Celvic Villacorta, at ito ang kulay ng aking mundo.